Welcome! Kumusta muna mga Pilipino sa buong mundo? Mga lola at mga lolo, mga mami at saka mga daddy. Manood po kayo dito kasi madali lamang sundan ang mga delicious recipes ni Elsa's Kitchen. Step by step po sa video, maiintindihan nyo kaagad. Tagalog lang ang usapan natin, di ba? Pero bago ang lahat, don't forget to like and subscribe Elsa's Kitchen and ring the bell! Ang lulutuin po natin ngayon ay 4 cheese garlic spaghettini. Ito po, spaghettini. Kumukulo na po yung ating tubig. Gagyan natin ang asin. Okay, kumukulo na po siya. Ayan. Pakukuloyin na natin yan. Dahil siya ay 4 cheese, may mga cheese po tayo dito. White cheddar, parmesan, mozzarella, at saka old fort black diamond. Pakita mo sa kanya, anak. Tapos ito po ang butter, andito po ang garlic, kaya garlic spaghettini, salt at saka pepper, white pepper, beef bouillon, cream, at saka ito po yung ating homo, the best lucerne. Maganda po ito, ito ilalagay natin mamaya para pang sauce niya doon sa 4 cheese garlic spaghettini. Ito na po siya. Al dente na po. Alam niyo, spaghettini, madali lang lumambot. Kukuha tayo ng isang cup ng pasta water. Para madali tayo, lagay natin ito. Yung beef na bouillon. Para matunaw na siya dyan. Painitin po natin ang ating kawali. Habang pinaantay natin mainit, lagay na natin itong ating extra virgin olive oil. Natin. Oh, tumunog! Water! Pinapo natin ang garlic. Naku, ang sarap nito! Ganyan yung mga mahilig sa garlic. Naku, eto na, fiesta na kayo! Ang bango-bango! Ang sarap-sarap! Ang bango-bango ng spaghettini! Lagay natin itong bouillon. Salt and pepper. Sabihin mo, si Lola Elsa, ang bilis-bilis magluto. Lagay na natin ito. Cream, 1 cup. Another cup, lagay natin. Yan, ayos. Masarap na po. Kukuluan natin ng konti. Hindi na po tayo dito maglalagay ng arena or cornstarch dahil ang magpapalapot po dyan mamaya ay ang mga apat na klaseng cheese na ilalagay natin. Hintayin muna natin kumulo yung gatas. Ang gusto ko, so nandiyan na sila lahat, ilalagay ko ang cheese lahat dyan. Ang gusto ko, mag-melt na yung mga cheese at mozzarella para pag ilagay natin ang ano, ang pasta natin ng spaghettini, ano na siya, magpupunta dun sa mga strands ng spaghettini yung mga lasa ng ating tinimplang cream para sa kanya. Now, ready na po ang ating spaghetti. Patayin natin muna ang apoy. Dahil yung ating spaghettini ay luto na ito. Hindi siya pwede mag-double luto. Ngayon, kaya tayo mayroon pasta water para yung thickness ng ating maglagay muna tayo ng 1 cup pasta water. 2 cups pasta water. Yun. Ngayon, meron pa tayong ilalagay na pampasarap dyan. Tandam nyo naman, ang extra virgin olive oil, yun ang magpapasarap dito. Kaya kailangan dalagay natin ang white pepper. Bango! Lang niya naman, oo. Yung ating spaghetti kanina, walaw kahit anong meat ho yun, parang vegan ho yun, pero dahil meat cheese na linagay natin, so hiniwalay ko po itong ating meatballs. Nagawa ako ng another pan
na kung baga sa ano eh, pag kumuha ka ng cheese na kuan mo spaghetti, saka ka kumuha ng meatballs, lagay mo sa ibabaw. Ganun ang pagkain doon. Ito po. Binilang ko ito. 20 kay sister. 20 pieces. 20 pieces sa amin. 20 pieces po doon sa amin, aking kapitbahay. Nalagay ko na po yan lahat. Kasi malalim naman ang ating mantika. Ayan. Ayan. Nandiyan na po siya. Okay na rin po yung ating meatballs. Medyo ano na to, luto. Mga 3/4 na naluto ito kasi pakukulo pa natin ito sa sauce. Eh. Nagawa tayo ng white sauce. Pero hindi natin sasama doon sa spaghetti. Kasi nalalamog ho. I'm sorry. Ano yun? Itong ginagawa natin ay white sauce. Para po doon sa meatballs. Nagandahan natin siya. Nagawa tayo ng roux. Continue stirring. Kung nagiging malapot po, lagyan natin ng kwan, ng pasta butter. Lagyan natin ng white pepper. Lagyan natin ng Knorr seasoning para pampasarap. Mali 1 tablespoon. Sama na natin ng mozzarella. Isang cup. Ayan na natin. Ayan. Hahalo muna natin. Nasa medium ano lang tayo ha. Medium high heat. Kasi hindi ito pwedeng kuwan. Titikman po ito ni Lola Elsa. Lagay po natin ito ngayon. Friends, tapos na po yung ating meatballs para dun sa ginawa natin spaghetti. Huwag po kayong mag-alala. Lahat yung mga ingredients nito ay nasa description below para hindi ko kayo mahirapan. Ito po. Kung nagustuhan po ninyo ang aking video ngayon, subscribe na sa Elsa's Kitchen in my YouTube channel. And don't forget to like and share to your friends and family and hit the bell button. Maraming pong salamat po sa inyo. Bye!